So, welcome po ulit sa ating walk around review sa ating bagong-bagong unit ulit, ang Titan, Rusi Titan 250 Fi, bagong-bago po ito. Sagutin na po natin agad yung mga frequently asked questions dito. Unang tanong, anong unit ito? Actual unit na po ito na ilalabas ng Rusi Motors. Although yung design lang po nito sa may tangke ay hindi pa po yan yung design na yon. Pero yung lahat po ng specifications niyan, yan na po mismo yung ilalabas ng Rusi Motors. Sunod na tanong, saan nakuha? Exclusive po ito from Rusi Motors. At for further details po kung saan ito nakuha, confidential na po yon. Pero rest assured po na ang mga nire-review namin ay totoo at legitimate unit po na ilalabas po ni Rusi Motors. Kung hindi man ito ilalabas, pwedeng for approval na po ito. Ano pa ang hinihintay bago ilabas? Marami po kasi nagtatanong na ganyan. Ano pa po ba hinihintay? Color variations na lang po. Ibig sabihin yung mga kulay na lang po ang hinihintay bago mailabas itong unit na ito. So, tanong pa ulit, pinakamaraming tanong, presyo. May presyo na daw po ba? Ano daw po ba yung mga monthly payment, etc.? Sa ngayon po, wala pa po itong presyo. So, sa mga magtatanong kung magkano, wala pa po itong presyo. Sunod na tanong naman, release date, kailan daw po ito ilalabas? O ilabas na daw po ba? Nailabas na daw po ba? Release date po ay estimated August. So, yan po, August po, ilalabas ito, estimated pa lang po yan. 2 months from now, August po. Okay, so sa mga magtatanong kailan ito lalabas, estimated po ay August. Okay, ngayon naman po, syempre sagutin muna natin yung mga tanong nung nakaraang video natin, which is yung 400cc. So marami po kasing katanungan doon, tsaka may mga clarifications din po tayo. Unang-unang madalas tinatanong doon sa 400cc natin, magkano daw po? May presyo na daw po ba? Unang-una po, wala pa pong presyo ito. Okay? Displacement po, 400.9cc po yung ilalabas po ni Rusi. Pero yung nasa website po ni Songshen, ito po ay yung lumang model. So yung ilalabas po ni Rusi, exclusive po sa Rusi, request po ni Rusi na gawing 400.9cc po ang ating ilalabas dito sa Pilipinas. Okay, sister company daw po ba ni Songshen ang Rusi? Hindi po. Release date po ng 400cc, matagal pa daw po ito i-release at wala pang date kung kailan. Wala pa rin estimation kung kailan. At clarification lang po sa curb weight, nagkamali po ako doon, pasensya na, kilogram po iyon. Gear indicator, meron daw po ba? Meron po, sa may panel gauge po iyon. Meron daw po ba sa Pilipinas? Meron nga po, yung pong nireview namin, nasa Pilipinas po iyon at demo unit po iyon. Okay, for testing at for approval pa po iyon. Expressway legal daw po ba? Ay, check out nyo po sa aming video kung expressway legal ba ito. Okay, availability, hindi pa po available ito. For testing pa lang po yung inyong nakita. Center stand, wala po. Okay, saan galing? Straight from Chongqing, China po iyon. Okay, galing pong China yung aming unit na yon. Sana po nasagot ang mga question nyo from previous video. So, kung may mga tanong po kayo para sa unit na ito, comment lang po kayo sa baba. At sa susunod na walk around review po natin, tatry po naming sagutin yung mga katanungan ninyo. So, dako na po tayo sa specification. Ang length, width at height po ng motor na ito ay 2005mm by 800mm by 1080mm. So, medyo compact po kasi ang design na ito, no? Ang wheelbase po nito ay 1,345mm. Ang seat height po ay 790mm. Ang ground clearance po ay 170mm. Ang net weight naman po ay 139 plus minus 5kg. Ang maximum load naman po ay 150kg. At ang fuel tank volume ay 15.5 liters. So, papakita ko po sa inyo, no, sasakyan ko po yung motor. Ako po ay 5'4". 5 feet 4 po. Ito po ang laki niya. Meron po itong anti-slip seat.
anti-slip seat po ito. Po, ito po yung suspension feel. Tapos wait. Dito po meron siyang adjustable, kung mapapansin niyo, adjustable po 'yan kung gusto niyo na hard or soft yung suspension niya. Na-adjust po siya diyan. Okay. Naman po natin yung handlebar position. Ayan. Ayan. Di naman siya ma-vibrate. So, dito naman po tayo sa digital display naman po. Okay. Nandito po yung gear. Nandito po yung odometer natin. At nandito naman po yung speedometer. Ayan, yung mga fuel. At ito po yung RPM display. Nandito po yung mga iba-iba nating signals. At kung mapapansin nyo po, ito po ay ABS ready na. So, which means, wala pa po kasi itong ABS, pero ABS ready na po siya. Yeah, meron tayong USB port dyan sa may bandang ilalim. So, yan po yung ating LCD display. So, ito naman po yung view sa madilim na situation. Napapalitan po ng ilaw yung ating LCD display. Okay. Isunod na mode, yung sa trip natin. Okay. Dito naman po sa ating buttons and switches. Ayan, nandito po yung dito po yung mga buttons and switches. Meron po siyang passing light dun sa may likod. Sa kabila yung ating electric starter. Pagdating dito sa clutch, hand clutch natin, malambot siya. Okay, ayan, malambot. Dito naman sa front brake, malambot din siya. Okay. So, dito naman po tayo sa kanyang LED lights. So, pagbukas po natin. Okay, ito po yung daytime running light niya. Then, low beam. Pag binuksan natin siya, low beam siya. High beam. Ayan po yung high beam niya. Tapos, may passing light din po siya. Low beam mo muna. Yan. Yan yung passing light naman. Ito naman yung sa turn lights. Ito yung sa tail light. Then dito yung sa turn light natin sa may ibaba. Dito yung turn light. Okay. Again, dito yung tail light, dito yung turn light.
Kung mapapansin nyo po, meron siyang special rear fork at yung fender niya ay separate. Okay, yan yung fender niya, separate. Yan, separate yung rear fender niya. Pagdating naman sa wheels, okay, sa front wheel niya, made of alloy po ito at tubeless tire. So sa front tire size po ay 100 by 80, tas ang rim niya ay 17. Sa rear naman ay 130. Samantalang sa rear naman ay 130 over 70. Ang rim ulit ay siyempre 17. At front and rear disc brake po ito. Front and rear disc brake. Pagdating naman sa muffler, ito po ay stainless steel muffler. At meron din tayong half chain case. Ito yung half chain case. And then punta naman tayo sa engine. Ang engine niya ay kagaya ng Sigma 250 at Classic 250. Ang engine niya ay RE250. Ito po ay all oil cooled, single cylinder po, 4 stroke. Ang displacement niya ay 223 cc. Ang bore niya ay 65.5 mm. Ang stroke ay 66.2 mm. Ang compression ratio ay 9.2:1. Ang maximum power po ay 17.7 horsepower o 13.2 kilowatts over 8,500 rpm. Ang maximum torque naman ay 7.2 newton meter over 6,000 rpm naman po. Ang starting method po natin ay electric lang. Ignition system po ay CDI o capacitor discharge ignition at EFI, electronic fuel injection. Ang idle speed po ay 1,300 plus minus 100 rpm. Engine oil volume naman po ay 1.2 liters. Pagdating naman po sa transmission, ito po ay 6-speed. At ang final transmission po ay chain. Other specification po, ang maximum speed ay less than or equal to 115 kilometers per hour. Samantalang ang battery po ay 12 volts. 7 ohms. So ayan, narinig naman natin yung sa exhaust kanina. Tapos para sa mga katanungan, again, comment lang sa baba. Next video, asahan nyo po na masasagot natin yung mga questions ninyo. So ano ba yung asahan nyo next sa motorcycle walk around natin? Ito. Next motorcycle walk around natin ay ang new scooter 250 ng Rusi pa rin, syempre. Na siguro tawagin nating Maxi Scoot, no? And sa third walk around natin, asahan nyo na maaring yung Rusi Explorer 300 naman ng ating A-walk around review. So marami pa kayong dapat intayin, kaya subscribe lang. At para sa mga susunod na uploads, please like at subscribe syempre sa ating channel. At para naman sa latest photos ng mga next uploads natin, mga updates natin sa mga susunod na walk around review, pwede kayong mag-like sa F-Stop Facebook page na nasa link sa description. Paalala pa rin po syempre na ang ating mga walk around videos ay exclusive po at not valid for redistribution sa ibang platforms gaya ng Facebook. At ulit, salamat po sa inyong panonood at till next time po. Thank you.